Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Sunny TV. To this video guys, mayroon tayong gagawin na electric fan. Ito guys, bali ito. Ano na to guys, umiikot pa naman to guys, kaso mahina na guys. Ilang beses na kasi to nag-stack up at na ano, yung parang ano na siya, yung winding niya parang nasunog na kaya mahina na umikot. So from 220 volts na electric fan guys, gagawin natin siyang 12 volts na lang guys para makatipid tayo sa konsumo ng kuryente. So ang gagawin natin dito, alisin na lang natin itong motor nito at papalitan natin ng 12 volts na motor. Yun ang pagaganahin natin. So bali guys, mayroon ako ditong motor. Ito guys, yung nabibili sa online. Ito guys, nabili ko sa online, 12 volts ito. So yun ang ipapalit natin dito sa motor na ito guys. So para makatipid tayo sa ano, konsumo ng kuryente, kasi mas matipid itong 12 volts kumpara dito sa 220 volts. So ang gagawin natin guys, babaklasin na natin ito guys na motor nito. Okay. Baklasin na lang natin to guys. Bago natin ito umpisan guys, paklasin na motor. So mag-promote lang muna ako ng channel ko. Kung bago ka pa sa aking channel at napadaan ka at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe naman guys. At pag nagustuhan mo itong video na ito, paki-like na lang and paki-share. At paki-pindot na lang ng notification bell para sa mga susunod na video na i-upload ko, manotify ka guys. Okay, sige, continuous na natin baklasin tong motor guys para mailagay na natin yung ating ano, 12 volts motor na pamalit natin dito sa ating 220 volts na motor. So ayan, natanggal ko na yung mga wire. Ayan, natanggal na yung pinaka easy cord. So ayan, baklasin na lang natin yung mga ano dyan, yung mga wire, yung papunta sa switch. Pwede na lang natin putulin yan guys, tsaka yung linya ng capacitor. Ayan, putulin na lang natin ng cutter pliers. Lunglos pala. Ayan, pinuputol ko na. Kinakater ko na lang guys kasi medyo mapuro na yata yung cutter lies ko eh, yung lunglos. Mas matalas pa itong ano, cutter. Ayan o, naputol na. Tanggalin na natin guys yung mga ano. Ayan, pagpasin na natin yung pinaka motor nya. Ayan, natanggal na. Ayan, itabi lang natin yan guys. So bali, tanggalin natin itong tornilyo ng kapasitor. Bilang natin to guys para sa mga ano natin, pag may electric fan tayo na 220 volts, pwede ba natin magagamit yan, yung kapasitor.
press connector ninyo ng capacitor, guys. Okay. So, ang susunod natin, guys, yan na ano, yung pinaka gear ng ano, tatanggalin natin yan. Yung pampaikot, yung gearbox. Tapos, ibabalik lang natin yan mamaya. Tatanggalin natin, guys, yung ano, yung housing dyan sa housing ng motor. Ayan, bali tatlong tornilyo yan. Tanggal na yung dalawa, bali isa na lang, ayan, tanggal na. So, ayan na nga, guys. Ayan. Yung pinaka-busing niya, ayan, tatanggalin natin yan, guys. Ayan. Sinsilin lang natin ang ano yan, guys. Yan, yan. Tatanggalin natin yan, yung pinaka-cougar ng busing. Sinsilin lang natin ang screw, guys. Matatanggal na yan. Guys, lumusot na yung bushing. So, bali na iwan yung pinaka-cougar niya. Madali na lang yan, guys. At ipitin na lang natin ang screw. Bunutin na natin. Nang lumulus pala. Medyo matigas. Sinsilin ulit natin. Sinsilin. Pagka-ipit doon, medyo matigas yung pagka-lagay, kaya medyo hirap din yung lunos natin, madalas siya eh. Pero taga lang, guys, madalas makukuha din natin yan, matatanggal din natin. Ayan na nga, guys, natanggal na natin, guys. Ayan, tanggal na natin yung bushing. So ganyan lang siya, guys, wala na siyang bushing dyan. Pati yung kabila niya, yung kapares, tatanggalin natin. Ayan, ayan, wala na yung bushing, guys, nabunok na kanina. So itakip na lang ang tatanggalin natin. Guys, tatanggal na natin. Okay. So, ganyan lang, guys. Kabilaan, wala siyang bushing, guys. Kasi kakabit natin dyan yung ano, yung 12 volts na DC motor natin. Yung pamalit natin sa 220 volts na motor. So, ayan na nga, guys, yung DC motor natin na pamalit. So, ang gagawin muna natin, guys, ihinang muna natin yung wire niya. Yan, ihinangan muna natin. Nag-isang wire, para yan yung negative at positive. Sa supply, wala naman palang polarity yan, guys. Doon lang magkakaroon ng ano yan. Kahit magkabaliktad yan yung negative sa capacitive, aandar naman yan. Ano lang siya. Pag re-reverse, pwedeng ano yung baliktaran ang ikot, guys, eh. Pwedeng pakaliwa, pwedeng pakanan yung ikot nyan. Depende na lang sa pagpasok ng supply. Ayan na, guys, sinihinang na natin, guys. Kaya pag nagkabit tayo, guys, ng ano, yung pinaka-supply nya, kahit mabaliktad man yan, iikot pa rin yan. Pero yung posisyon ng tamang ikot ng electric pan kung saan
may puga ng hangin, doon tayo mag-ano, mag-bibis ng wiring natin. Kasi pag baliktad yung ikot, eh walang bugang, ano yan, walang, hindi siya bubuga ng hangin. Kailangan na sa tama. Ayan na nga guys, nahinang na natin yung isang wire guys, isang motor. So, yung isa naman, yung kabila. Lagyan muna natin ng lid yung ano, yung paghihinangan natin, paglalagyan ng wire. Saka yung ano, lagyan din natin ng lid yung ano, yung wire para kumapit agad pag hininang natin. Ayan, lalagyan ko lang. Tapos hinangan ko lang ng lid yung ano, yung wire para kakapit agad pag hininang natin doon sa motor. Okay. Ayan na, meron na. Ayan na nga guys, hinihinang ko na guys. Hinihinang ko na dyan. Malapit na tayo matapos guys. Ayan na, ayan na. Okay, ayos na, nakapit na guys, kumapit na yung ano natin, yung wire. Okay na guys, ayan na oh. Maganda na pagkahinang natin. Subali, lalagyan natin ng ano yan guys, insulator. Ayan, string cable tube, ilalagay natin dyan para hindi siya mag-ground guys, para pag dumikit siya hindi siya mag-ground. Ayan, ilagay ko na yung ano, insulator natin. Ayan, painitan lang natin ang lighter guys. Insulator natin para ano siya. Ayan na, okay na guys, may insulator na tayo. Okay, ang susunod na gagawin natin guys, install na natin dyan sa housing yung ano, yung motor. Lalagay na natin. So bali ano lang natin ito guys, i-align natin yung motor. Dapat tuwid siya. Dapat hindi siya tabingi. So
yung dati natin guys na tornilyo, hindi na natin magagamit yan guys. Kasi iksi yan. Kasi medyo nag-extend yung ano natin eh. Pumaba. Ayan ang gagamitin natin. Yung torque screw. Ayan. Kahit dalawa lang yan guys, pwede na. Kapilaan lang. Ayan yung ginamit natin, torque screw. Dati nating tornilyo dyan, hindi na natin magagamit. Kasi medyo humaba na yung mawang guys. So yan, kabila lang guys, lagyan natin ng tornilyo guys. Ayan. I-screw lang natin ng maayos. Huwag muna natin higpitan guys yung pag-screw natin kasi align pa natin yung motor. Ayan, huwag na natin higpitan. Ayan, pag naka-align na, pag hindi na tabingi yung motor, pwede na natin higpitan ng konti yung ano. So ayan guys, sinisilip ko yung gitna, yung ihi natin, yung shafting, so nakasintro na. Ayan guys, oh, sintro na yan guys. Dapat nakasintro na yan sa gitna guys. Ayan, hindi pala masyado kita. Kailangan i-align nyo yan guys. Kailangan sintro na yan, sintro sa gitna yan. So, pag nasintro na guys, pwede na natin higpitan yung ano, tornilyo. Ayan. Kailangan guys, hindi siya tabingi guys ah. Kailangan nakasintro sa gitna yan guys. Ayan na, pinipitan ko na guys. Okay, na-align na natin. Basta tansyay natin guys yung higpit natin. Huwag naman masyadong higpit na higpit. Mamaya masubra ng higpit, hindi na umikot yung motor na ipit na doon sa gear. Yung gear dyan, dyan sa may back sa likod. So okay na, na-align na natin guys, okay na. Smooth na yung andar. So yan, itali lang natin yung ano guys, yung wire na ano dyan para hindi sumabit dyan sa gear box. Italiyan natin ang tie cable. So ayun na, italiyan na natin. So bali ilagay na natin yung tornilyo doon sa ulo guys, yung kan ayan yung salpakan sa pinakaliig niya. Ayan, lagyan na natin yung tornilyo para makapwesto na siya dyan. At mamaya iwawiring na natin yan guys pag naayos na natin. Ito na yung tornilyo niya sa gitna. Okay, ayan na guys, nailagay ko na guys. So bali ang sunod natin guys, itong ano, yan yung nagpapaikot. Kailangan natin i-adjust din yan guys para yung pag-swing niya. Kasi hindi na yan magiging sakto guys eh. Medyo umatras ng kunti yung housing yan guys. Kaya hindi na siya maglalapat. Ayan. So ayan na guys. Medyo, medyo okay medyo na yan guys. Yung matras natin. So tinuwid ko lang yan guys yung ano. Tinuwid ko lang yan para sumakto. So ayan, okay na. Nailagay ko na lang natin dyan. Okay na, okay na. Stand para matisting na natin guys kung okay na. So ayan guys, i-plug in ko na guys. Subukan natin kung magsuswing yung ating motor guys. Ayan, lagyan ko na ng input guys. So, ikabit ko lang yung ano, supply natin sa motor. Okay.
guys, umikot na guys, nag-swing na siya. Umikot na yung motor natin, tapos nag-swing na din siya guys. So, goods yung ginawa natin guys. Tinawid lang natin yung ano natin, yung parang bakal dyan sa pampaswing. Okay. So, sunod natin yung controller guys. So, bago ko umpisan ikabit yung controller natin, mag-promote na ako ng channel ko guys. Kung napadaan ka sa aking channel guys at hindi ka pa nakapag-subscribe, at kung bago ka sa channel ko, please subscribe naman at pahit ng notification bell para susunod na mga videos na i-upload ko, manotify ka guys. Maraming salamat po guys. So ayan nga guys yung controller natin. So mayroon tayo dyan na M positive, M negative. Sa motor yun guys, yung M. M positive, ibig sabihin positive para sa motor, at yung M negative para sa negative ng motor, yung supply. Tapos meron tayo dyan guys, ano, ito yung B plus saka B minus. Ibig sabihin yan guys, yung supply natin yan, positive na supply natin saka negative na supply. So yan ang dapat na hindi magkabaliktad guys, kasi masisira yung control board natin kung mabaliktad dyan. Ayan guys, may B plus saka B minus, positive saka negative yan guys. Ayan o, para sa supply natin yan guys, wag na wag yung babalikta rin guys. Okay, so okay lang magkabaliktad yung pagkabit nyo guys ng motor. So ayan na guys, naikabit na natin. I-check natin guys, ayan o. M minus saka M plus sa motor yan guys. Negative ng motor saka positive ng motor yung supply. Tapos B plus saka B minus yung supply natin, yung positive sa saka sa negative. Yan ang wag na wag magkakabaliktad guys. Ingatan nyo yan guys na hindi magkabaliktad. Okay. Para sa motor yan guys, negative saka positive supply ng motor. Okay guys, okay lang magkabaliktad yung sa motor guys, pwede naman pagpalitin yan, wag lang yung supply. So okay, subukan natin, testingin natin, lagyan natin ng ano, ELC guys. Ayan na, so, ELC na yan guys. Plug-in ko na guys, sa plug-in ko para masubukan natin, matesting natin. Ayan na, ipa-plug-in ko na. Umiilaw na yung ano natin guys, yung control board natin. Ayan, yung controller, may indicator light na. Ayan, kulay pula. So ayan, mailisin na yung electric pa natin guys. Subukan na natin pihitin yung control board natin. So, ayan na. Umiikot na. Ayan guys. Oh, malakas din yung hangin na buga guys. Oh, malakas din. Yung 12 volts natin. Parang 220 volts din yung lakas ng hangin. Ayan o. Pwede mong pihitin palakasan, pwede mo pihitin kainahan. Okay na okay guys. Woods. So, ayan o. Napipihitin ko pa hinto. Ayan. Pihitin ko na pahinto guys. Ayan o, huminto na guys. Pa daan-daan ang huminto guys. Okay, huminto na kasi pinit ko pahinto. Lakasan ko, pihitin ko pa andar. Ayan o, mandar na naman ulit. So, okay na yan guys.
Pwedes na yan. Ang gagawin natin, ilagay na natin yung mga takip niyan, yung screen. Okay, ayan na guys. Nailagay na natin yung takip, yung screen. Ayan na yung finished product natin guys. Ito na yung final testing natin guys. Ayan na, naka-power on na yan guys. Naka-plug in na. Ayan, naka-plug in. May indicator light na yung ano natin, controller board. Yan, may pula ng ilaw. So, pipihitin na lang natin para umiikot yung LC. Ayan. So, ayan. Malakas naman siya guys. Oh. Malakas ang hangin, yung buga. Ayan o. Oh. So, from 220 volts. Ginawa natin 12 volts lang. Okay na yan guys. Malaking tipid sa kuryente ang magagawa natin nito guys. Tipid tayo sa kuryente. So hanggang dito na lang to guys. Maraming salamat sa inyo. Okay na yan. Goods na goods na. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Thank you so much.